Watching Showbiz Knock, your daily showbiz update. Kamakailan lamang nga ay nagtrending si Robin Padilla sa social media. Ito'y matapos ngang magkaroon siya ng open letter at ibalandra sa social media dahil marami na daw ang nagtatanong bakit ito nakakuha ng napakataas na boto at nagdekano pa ito sa pagkasenador. Nagkaroon nga ng explanation dito si Robin Padilla at sinabi niya na isa si Kris Aquino sa sumuporta sa kanya. Ibig sabihin lamang, hindi lamang ang Unity Team or ang iba pang mga fans niya or ang fans ni Mariel ang sumuporta sa kanya, kundi pati na rin ang mga kinausap ni Kris Aquino na mga malalapit na mga gabinete or mga may utang na loob kay La Kris sa pamilya nila na kung saan na ay hindi nga raw pwedeng tumanggi kay Kris, kaya naman malaki daw ang tulong na ito. Ang tanong ng mga netizen, gaano bang ka-sure itong si Robin Padilla na lahat ng boto or ang pinakamalaking porsyento ng kanyang boto ay nagmula kay Kris Aquino at hindi sa support ng Unity Team. Yan nga ang kinasama ng loob ng mga supporters ni Pbmm na until now nakamove on naman ng iba, pero ang iba ay hindi pa rin makamove on. Kaya naman tinalakan siya ni Cristy Fermin at narito ang naging say ng kolumnista. Yon, na may mga nagagalit na kapo sa kanya. Bakit ate Cristy? Nagagalit? Ang mga loyalista ng mga Marcos, ang mga solid na sumusuporta kay BBM, may matinding sama ng loob sa kanya dahil hindi man lang daw niya binanggit ang pangalan ni BBM sa kanyang tagumpay. Ay, nakakatakbo naman niya. Inamin niya na sa halos lahat ng sektor, pati mga Muslim, mga Katoliko, mga loyalista, ay nakakuha siya ng malaking boto. Pero nakaligtaan niya na banggitin ang pangalan ni BBM. Anong nangyari? Bakit nakaligtaan? Kasi nagsimula ito, ako mga kachika, mahabang kwento to. Nagsimula po ito nung pagkatapos ng eleksyon ay naglabas ng post si Robin Padilla na isa sa mga naging alas niya ay si Kris Aquino. Ayun. Nagulantang lahat. Bakit? Paano nangyari? Diba? Unang-una ang punto po ng mga may sentimiento de asukal ngayon kay Robin. Paano nangyari na isa sa mga armas niya at ang mga dahilan ng pagkapanalo niya ay si Kris Aquino? E samantalang kasagsagan nga naman ng kampanya, may sakit na si Kris, matindi na. O diba? Kaya naman nagkalbahan ang mga BBM. Oo. Loyalists. Tapos sinabi niya siya daw ay loyalista. Ang sabi ng mga Marcos loyalists, kung talagang loyalista ka, ba't hindi mo binanggit yung anak si BBM? Eh dun ka naman sumama sa partido nila. Oo, hindi na question na kung hindi ka man lang loyalista, pero grumupo ka sa kanila. Inampun siya. PDP laban siya. Inampun siya ng Unity Team. Tapos eto pa, ang dali-dali naman daw sabihin at isulat at i-post ang pangalan Pangulong Bongbong Marcos. Napaka-igsi lang naman, hindi pa kukuha ng 3 segundo. Pero ba't hindi man lang daw sinabi? Oh, may dahilan ito. Kasi daw, chinek daw siya ni Kris towards the end ng kampanya. Kumusta ang standing mo? Ang sabi raw niya, wala naman kasi akong pera. Di, ang gagawin ko lang talaga yung ang inaasahan ko, PRRD, Senator Bongbo at Mayora Sara. Okay, sabi raw ni Kris, tutulungan kita. At tinawagan daw ni Kris ang mga LGU, mga leader ng mga grupo sa probinsya at dito sa syudad. Tinawagan daw niya kanyang mga kaibigan at tinatulungan niya si Robin Padilla. Ang sagot ng mga loyalista ni BBM, kung sinabi mo noon na ikaw ay dinutulungan ni Kris Aquino, hindi ang numero na yan ang makukuha mo. My point, pwedeng pangalawa, pangatlo. Well, yan nga ang naging pagtalak ni Ms. Cristy Fermin kay Robin Padilla na sana nga daw ay mag-iingat ito sa kanyang mga sinasabi dahil malaki talaga ang naitulong ng Unity Team sa kanyang pagkakaroon ng malaking boto. Doon pa lang sa pagsasabi ni Robin nang tawagan siya ni Kris na siya ay umaasa lamang sa boto ni PRRD at ng ilan pang mga susuporta sa kanya ay hindi niya nabanggit ang Unity Team at that time ay mukhang siya ay inampo na nga ng Unity Team para suportahan. Well, masama talaga ang loob ng 31 million na bumoto, although may mga nakamubo na, pero sana nga daw, pag magsasalita si Robin, ay iingatan ito ang kanyang mga sinasabi. Yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners, and thank you for watching Showbiz Now.